Kailangan na natin umalis dito. Guguho na itong lugar na ito. Sa kabilang dulo ang lagusan. Magbubala dito, mo na kayo. Pinagbigyan ko yung gusto mo. Ito ngayon na pala mo. Inaasa niya lang kayo. Akala ko makikita ko na yung anak ko. May gumawang mga bato. Nadugunan na mga bato si Papa. Isipin mo na lang sa likuran ng pintong yan. May pamilya nag-aantay sa'yo. Kung akala niyo nagtagumpay na kayo, nagkakamali kayo. Dahil nag-uumpisa pa lang ako! Totoo po at naiiyak. Kahit hindi ko kayo nakikilala. Ano pinagsasabi mo? Kami mga magulang mo. Kainin mo, para bumalik ang alaala mo. Ngayong nakabalik na si Benji at si Lucy, paano yung lumang bahay? Paano kung may mga biktima ulit ito? Gusto kong kausapin si Kapitana na sirain na natin yung bahay na yun nang wala nang gulong mangyari. Yan ang huwag niyong gagawin. Umay, pinagpaplanuhan naman nilang sirain ang bahay. Madam, paano kung tuloy na sila magtagumpay at mawala na tayo at ma-evict di tayo sa bahay na to? Siya, ano ka naman nervyosa? Boss-bossan mo kayo pag-inom ng kape eh. Paano naman ako hindi ninervyosin, madam? I-confirm na nila na may magical powers ang bahay na to. Nagkukulong tayo ng mabubuting tao. Paano kung hindi na natin tumalusutan? Mikay, magtiwala ka sa alaga ko. Kayang-kaya itong lusutan. Anak! Kinulong kayo ng lumang bahay na yun. Alam mo, dapat sirain na yun para wala nang mapinsala pang iba. Naiintindihan ko po kayo. Pero katakot-takot na pahirap po yung dinanas namin ni Benji nung nandun kami sa loob ng bahay. Di ba, Benji? Ito po yung sinasabi ni Lucy. Napakalakas po ng kapangyarihan ng lumang bahay na yun. Paano kung balikan nila tayo kapag ginawa natin yung gusto niyong gawin? Ngayon magkakasama na tayo, paano kung kunin nila ako o kayang isa sa atin? Naiintindihan kita, Lucy. Pero hindi lang naman kayo na biktima ng lumang bahay na yun eh. Oo. Pati kami ni Jessie na biktima ng bahay na yun. Talaga, Tay? Buti nakalabas kayo. Eh, katulad yun, nahirapan din kami. Pero ngayon, nasa labas na tayong lahat. Mas mabuti kung sirain na natin yung bahay na yun. Pare, teka lang. Paano kung tayo naman yung mapahamak? Gaya ng sinasabi ni Lucy. Alam niyo po kung hindi natin masisira yung lumang bahay, gumawa na lang po tayo ng paraan para wala nang ibang makapasok po doon. Tama si Kuya. Bakit hindi na lang natin lagyan ng matataas na bakod yung bahay para wala nang makapasok doon? Alam mo, sangayon ako sa suggestion ni Lucy. Kaya makakausapin ko ang Chang doon. See? I told you. Walang sisira sa lumang bahay. Oo nga, madam. Ang galing naman itong inyong, ano ba, kopya na si Lucy. Magaling, matalino, ha? Kapag nga pala binakuran mo naman yung bahay, mas gugustuhin ng mga tao na pumasok. Right again. Because the more you deprive somebody of doing something, the more he would love to do it. Ang sarap naman ng tawa nyo. Nangyari? Kulas, kasi successful yung plano ni Madam na kopyahin si Lucy. Talaga lang ha? Successful din ba na mabubuo na ang pamilya ka kay Ann dahil nakalabas na si Benji? Hoy, little girl. Huwag mong pagdudahan ang kakayahan ni Madam. I'm sure may plano siya kung kaya hinayaan yung lumabas ng bahay si Benji. Hindi po ba, Madam? This is a lapse on my judgment. Masyado akong nakapokus kay Lucy at ang tatay niya. Nakaligtaan ko si Benji. This is a very big problem. Wala pa akong pamilyang sinira na nabuo ulit. Masaya siguro pag umuwi na si tatay at nanay, kasama na nila si Kuya Benji. Oo nga, sana nga makauwi na si Kuya Benji at sabay-sabay na tayo sumigaw na home sweet home. Home sweet home! Kuya! Kuya Benji! Kumusta? Kuya, buti umuwi ka na.
Oo nga eh. Pinag-usapan lang natin siya, di ba? Tapos bigla na siyang nandito. Oo, at yung hindi na ulit mawala pa. Promise? Yung dalawa, na-miss ko kayo. Lalo na kami, na-miss ka namin. Kaya nila itay at inay yung nagbibigay sa akin ng lakas para makalabas sa lumang bahay. Buo na ulit ng pamilya natin, Reden. Oo, Dulce. Buo na ang home sweet home natin. Ready to? Home sweet home! Kasalanan nito ng peking tatay mo! Alam mo, madam, we did our best. Kaya lang, talagang matibay po yung pamilya na yon. Oh, shut up! Ay! Ginawang ipis ang madaldal! Gagawin ko sana siyang kutong lupa. Bakit kaya pumapalpak ang kapangyarihan ko? You have any idea? Madam, baka dahil dyan sa nangyayari sa kamay nyo? Bakit nangyayari sa akin ito? Bakit nawawala ang kaliwang kamay ko? Hindi namin alam, madam. First time lang nangyayari sa inyo yan. Hindi kaya dahil first time din na may nabuong pamilya sa sinira ninyo? Hala, madam. Kapag nadagdagan ng pamilyang mabubuo, baka tuluyan kayo mawawala. After all these years, hindi ako papayag na mangyari sa akin ito. Gagawa ko ng paraan para masira muli ang pamilyang yan. O, Dulce, may makakatulong dyan. Mupo ka na. Hindi. Ayaan mo na ako, Reden. Ngayon lang naman tayo ulit nagkasama-sama. Ayaan mo nang pagsilbihan ko ulit kayo ng mga anak ko. Nay, bakit po? Kompleto na po ulit tayo. Huwag na po kayo malungkot. Dulce? Reden. Tagal-tagal ko kasi pinangarap na magkasama-sama tayo ulit. Kaya, saya-saya ko na nangyari na ulit to. Hindi ko mapigilan kasi ang buong akala ko talaga hindi na tayo mabubuo ulit yung pamilya natin. Dulce, hindi ka na namin iiwan. Pangako yan. Tahan na. Inay, promise po talaga namin yan. Promise talaga. Pangako yan, ha? Promise yan! Kain na, kain na, kain na. Thank you, nakain na tayo. Ay, sino mag-prepare? Siyempre, ikaw. Mukhang buo na uli yung pamilya ni Reden, eh. Salamat sa Diyos. Sasamahan niyo ba sila? Sasaluhan? Hindi na siguro. Dali mo na lang ako sa kwarto. Magpapadala na lang ako na pagkain dyan. Para sa pamilya ni Reden, ang gabi nito. Bukas ko na sila kakausapin. Visit. Nakakainis. Oo na naman ang pamilya ng Reden na yun. Tsapwera na naman ako ngayon kay Tito Duarte. Siguradong malabo na akong pamanahan na matandang. Hindi pwede to. Paano na ako ngayon? Sanay na ako sa luho. Hindi ako pwedeng maghirap. Hindi pwedeng mawala sa akin ang lahat ng ito. Ako ang nagpakahirap dito.
ako ang nag-alaga sa matandang mo. Dapat lang ako makinabang sa lahat niya. Dapat lang ako makinabang sa kayamanan niya. Kailangan gumawa ako ng paraan. Para magkagalit ulit si Tito Duarte at ang Reden na yun. Kailangan sirain ulit ang pamilya nila. Yun ang dapat na mangyari. Gusto kong tabas ng dila ng Agoncillo niya. Siguradong matutulungan niya ako. Madam, makikipag-connive ka sa isang tao? But why? Of course! Bakit? Dahil pareho kayo palpak? Lalo ka na? Madam, hindi ko naman po sinasadya yung mga kapalpakan ko. I know. You were born that way. Pareho ang gusto namin ng Agoncillo yan. Ang sirain ng pamilya kaharian. Kailangan namin magkaharap. Alam mo ba, dalawang beses na kami nagpunta sa lumang bahay. Pero hindi ka naman namin nakita eh. Anak, ano ba talaga nagtulak sa'yo? Bakit pumasok ka sa lumang bahay na yun? Si Papa po. Si Papa? Ano naman kinalaman ni Papa sa lumang bahay? Anak, Lucy. Natagal nang wala ang Papa mo, no? Alam ko naman po yan, Ma. Pero masama po bang isipin na nabuhay pa si Papa? Masama po bang umasa na makita ko dun sa lumang bahay si Papa na nawala sa atin? Siyan ako, kamaingay. Baka marinig ka ni Arco. Tama lang naman na malaman ni Arco yung totoo, Mamay. Tama lang na malaman ni Arco na plano na talaga tayong iwan ni Papa bago pa man siya mamatay. Sasama nila. Kinulong na nga nila tayo dito. Ayaw na nga nila tayong pauwiin sa pamilya natin. Binugbog ka pa nila. Anak, mababaw lang to. Sakit lang ng katawan to. Ang gusto kong malaman, kung mababaw lang ang sugat na dinulot sa inyo ng kamukha ko. Kasama niya pa rin ba ang mama mo at ang mga kapatid mo ngayon? Namatay po siya sa isang aksidente nung araw na dapat iiwan niya kami para ipagpalit sa ibang babae. Sa tingin mo ba magagawa ko sa inyo yun? Inakala ba ng mama mo na iiwan ko siya? Papa, hindi naman ikaw yun eh. Sino yung kamukha kong yan? Bakit siya kasama ni Benji palabas ng bahay? Dahil siya ang magiging kapalit mo sa pamilya mo. Papa, meron din akong kamukha na lumabas ng lumang bahay kasama ni Benji. Sana maramdaman ni Mama na hindi ako yun. Sana maramdaman niya na nandito pa rin tayo sa lumang bahay. Para mabalikan nila tayo. Lucy, nung mga panahon na kasama niyo yung kamukha ko, hindi niyo ba inakala na baka hindi ako yun? Anak, ayaw kitang alisan ng pag-asa. Pero baka wala na maghanap sa atin dito. Tama ba nasirain mo yung alaala ng Papa mo kay Arco? Mama, ayokong sa huli pa malaman ni Arco yung totoo. Dahil ayokong matulad siya sa akin na sobrang nasaktan nung nalaman ko na yung tatay ko ginusto tayong iwan bago pa man siya mamatay, na hindi naman niya talaga tayo mahal.
Kaya mama, huwag mo sasabihin sa akin na wala kang sama ng loob kay Papa. Hindi mangyayari yun. Makakalabas tayo dito. Nakauwi tayo sa bahay. Nagiging masaya tayo. Kasama sila, Mama. Alam mo, tama ka eh. Hindi dapat mawala ng pag-asa. Kung nagawa natin na magkasama dito sa loob ng lumang bahay na ito, sigurado ako, magkakasama ulit tayo ng pamilya natin. Papa! 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 Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Tulungan niyo kami! Marawa niya na! Tulungan niyo pa ako! Hirap na hirap na siya! Ako. Pagalingin mo yung papa ko, binubuksan ng mga kawal niyo eh. Ngayon, inaapoy siya ng lagnat. Kasi sa mga tama niya, parang awa mo na. Kamusta na si Arco? Ngayon po, galit. Pati sa akin, galit. Paano ba naman daw kasi? Ba't hindi ko daw sa kanya sinabi tukol kay papa? Alam mo, kasalanan mo to eh. Ako? Kuya, pwede ba huwag mo akong sisihin? Nasa tamang pag-iisip na si Arco. Kailangan niya rin malaman ang totoo. Masyado bang bata yun, oh? At saka si Arco, idol ang papa. Ano kaya sa tingin mo mangyayari sa kanya nalaman niya na naging masama pala si papa? Tama na nga kayo. Nangyari na yung nangyari, ha? At saka, sa tingin ko, panahon na para malaman ni Arco yung totoong nangyari sa papa ninyo. Pero ma, kahit kailan, walang idudulot na kabutihan ng isang kasinungalingan. Noon ko pa dapat sinabi sa inyo ang totoo. Pero natakot lang ako. Hindi ko dapat pinagtakpan ng papa ninyo sa inyo. Hindi ko magagawa ang hinihiling mo. Bakit hindi? Alam mo ba na ngayon lang kami nakita ng papa ko? Ngayon lang kami nagkasama. Hindi niya pa ulit nakikita yung mama ko, pati mga kapatid ko. Pwede siyang mamatay sa ginawa niyo. Parang awa niyo na. Di ba may mga magic kayo? Magicin niyo na lang siya. Para gumaling na siya, wag lang siya mamatay. Lahat ng magic namin kay Madam nang gagaling. Sorry, pero hindi ko magagawa pagalingin ng papa mo. Gagawin ko lahat ng gusto niyo. Hindi na ako magpupumilit na lumabas dito sa bahay na to, dito sa mundong to, kapag pinagaling niyo yung papa ko. Lahat ng gusto niyo, ako na lang pahirapan niyo. Huwag niyo lang siya kaya ang mamatay. Ginawa niyo lang naman po kung ano yung sa tingin mong tama noon. Ano, Coco? Hindi tayo dapat nagtatalo-talo, ha? Lucy, pamilya tayo. Saka hindi ba dapat masaya tayo? Kababalik lang itong kapatid mong si Lucy. Ima, masaya naman tayo eh. Siguro na-miss ko lang ito si Kulit. Makakulit ka. Mas makulit ka kaya sa akin. Dino. Tulungan niyo ako! Nay, Tay! Tulong!
Benji? Reden? Reden, parang boses ng anak mo yun ah. Reden! Reden, gumising ka si Benji! Nay, tulungan niyo ako! Nay, tay! Benji! Ay! Ano itong ginagawa niyo sa anak ko? Pitawan niyo yung anak ko! Nay! Benji! Benji, ano? Reden! Reden, gumising ka si Benji! Reden, may kukuha sa anak natin! Benji! Benji, anak! Bitawan niyo yung anak ko! Ano ginagawa niyo sa anak ko? Benji! Benji, anak! Ayaw mo bang mag-asawa ulit si Mama? Nandito na naman tayo nila, Arco. Tsaka hindi na naman kailangan ni Mama ng bago pang asawa. Siguro masaya ka, no? Masaya ka kasi nakikita mo nag-aagaw buhay ang papa ko at wala akong magawa para matigil yun. Pero po ikaw ang tatanungin ko, gusto ko ba magkaroon ng bagong papa? Oo naman po. Hindi lang para sa akin, kundi pati na rin kay Kuya at Arco. Hindi, Lucy. Nagkakamali ka. Nandito ako para tulungan kayo. Ito, may nahanap akong gamot sa silid ni Madam. I'm sorry, pero kasi kailangan na nating harapin yung katotohanan na kailangan na ng pamilya natin ang bagong padre de pamilya. Sino yan, Papa? Kaibigan kong pulis. Sabi niya na huli daw yung isang kidnapper at ang nag-utos sa kanila daw na kidnapin si Dulce ay isang babaeng nagngangalang Agoncilia. Ako, ate. Patay na tayo. Sabihin na lang natin na isa akong kaibigan, naluluto sa problema mo. Ngayon, Tito Duarte, kanino ka naniniwala? Sa akin? O kay Reden? Sa iyo, Agoncilia.